Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Papuri sa iyo, dakilang Ama, pangunahan at pagharian mo po ako. Kalooban mo po ang siyang masunod at huwag ang kalooban ko. Amen. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Sarap pong pakinggan na po. Ang lahat po ay mabuti. Kaya mamaya po, maraming titindig sa harapan upang ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Sa araw po na ito, tatawag po ako ng kapatid upang magbahagi po dito sa harapan. At hinihiling ko po o pakiusap ko po sa lahat na atin pong pakinggan ang bawat kapatid nating nagbabahagi. Sapagkat sa kanila pong pagbabahagi, sinisiguro ko po sa inyo na meron po kayong mapupulot na mabuti. Amen po ba? Masurpresa po ang Ama sa tuwina. Kaya sa bawat tatawagin ko po, alam ko po na nakalaan silang magbahagi sa oras na ito para po sa ikagagalak ng ating Ama. Amen po ba? Sapagkat sa pagbabahagi po natin, kung nababatid nyo lang po, na ito po ay isa sa pamamaraan upang tayo po ay magtibay. Sapagkat pagtindig mo po dito, hihingin mo po ang patnubay ng Ama na sa kanyang kaparaanan, ibibigay po niya sa iyo kung anong marapat mong sabihin. Kaya, sa palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa ating kapatid na si Arlene Tobeo. Magandang umaga po sa tanghaling ito sa ating pong buhay na Diyos, sa ating minamahal na Apo Kunching, sa ating pong mahal na ina, sa kanyang ginagamit sa kapanahunan, kay Tita Maria, sa mga alagad, sa mga kap, sa mga tagasunod po, sa mga choir, lahat po ng kapatirang Divine Mercy, tsaka sa lahat po ng inaabot ng gawain ito. Alam niyo po, tunay na buhay po ang Diyos, na sa bawat sandali po ng buhay natin, hindi po nawawala yung kanyang paggabay at pagpatnubay sa bawat isa sa atin. Kanina lamang pong madaling araw, isang pagpapadama pong muli ng Panginoon kung gaano po siya kadakila sa bawat isa. Dahil nung pong mga bandang mag-aalas 5 po yata yun, bigla pong nagising yung kapatid ko doon po sa bahay nila, Macho, na yung nanay nga daw po namin na, excuse po, na yung pong talagang nagtataitsuka po talaga dahil paglipat ko po ng bahay, talaga pong nakita ko po yung nanay ko, balik-balik po talaga, talaga pong parang halos sabay na po yung bibig at saka po talaga yung ano niya. Tapos po, na hinawakan ko po yung kamay, medyo malamig na po talaga, tsaka namumutla na dahil mukha, alauna pa lang po yata or alas tres, ganun na po yung sitwasyon. Subalit, napakabutit, napakadakila po ng Ama. Dahil hindi, yun po yung pinagpapasalamat ko po dahil unti-unti po ipinapadama ng Ama yung pong kapanatagan ng kalooban na yun po yung isang biyaya na ipinagkaloob niya po sa akin na magkaroon po ng panatag na isip, panatag na kalooban na hindi po nagpapadala agad-agad na ngayon doon sa mga pangyayari sa buhay. So nung po nakita ko po yung sitwasyon na yun, agad-agad po yung candy po agad talaga. Yung pong mga nakukuha natin dito mga kahit ano po candy, tubig, kahit ano pong mga bagay. Kahit po yung mga sampagita, yung pong kahit anong pong bagay sa lugar nito, pagtapak pa lamang po natin sa lugar nito, lahat po kapakipakinabang po nalikha ng Ama. Yung pong candy, pinaano ko po agad sa nanay ko, tapos po yung tubig, yung pong asukal, tapos po panalangin. Tapos po nung bandang ano na, talaga po parang hinang-hina na yung nanay ko talaga po nagdi-deliryo na po yata dahil kung sino-sino na po yung tinatawag. Tapos sabi po namin kung hindi na niya kaya, dali na po namin sa doktor. Parang mabuhayan ang loob dahil para po ninenervious na sabi po namin papadex
rose na namin. Eh sabi po niya, hindi daw po. Tapos po, doon nga po sa mga instrumento ng ama at lalo na po yung pagdulog sa mahal na apo, saka po yung pag-text po namin kay mother, purihin po ang ama. Alam po, alam ko, nananalig po kami na sa pagdulog pa lamang po natin, sa pag-text pa lang po natin, dahil nga po ang ating mahal na apo Kunching ay kinalugda ng ating Panginoon. Pag-text pa lamang po natin o pagtawag pa lamang po natin sa, basta po yung talagang, ano po, yung pong pananalig natin sa Diyos ay talaga pong 100%. Hindi pa man po pinapainom yung i-reseta sa atin ng mahal na apo, makakamtan na po natin ang kagalingan. Purihin at dakilain po ang ama dahil hindi po pinahintulot na makarating pa po ng ospital ang nanay ko. At sa ngayon po, nagpapalakas na lamang po ng katawan dahil nga po di ba iba po yung talagang mag-ELBM ka. Tapos po, ang kabutihan pa po ng ama na ay pinagkaloob niya po sa akin sa mga nakaraang linggo. Alam niyo po, yun nga po nabanggit ko kanina, kapanatagan po ng kalooban. Dahil di po ba nung last 2 weeks po yata, sobrang lakas po ng ulan sa Maynila. Kung sa dating buhay ko po, nung wala po ako sa dambanang ito, tsaka po naligalig po ang aking isipan, ang aking kalooban. Dahil po, sobrang lakas po ng ulan na yun. Tapos nung pong bandang, mga bandang alas 8 ng gabi, nag-advise po sa TV na lahat daw po sa Maynila, naka-yellow alert na daw po na kailangan daw po magsipaghanda dahil posible daw po na umulan ng malakas sa Maynila, mga babahain. Alam niyo po, napakabuti ng ama sapagkat hindi niya po inanin sa akin yun na mabalisan, ano man yung mangyayari dahil ako lamang po mag-isa sa Maynila, wala po akong kasama. Subalit, alam ko po na ang ama ay kasama ko. Talaga po nakatulog po ako ng mahimbing. Purihin ang ama dahil po talagang yung sinabi po ng weather forecaster na magkakaroon ng ulan, wala pong nangyaring ulan. Talaga pong nagkamali po sila sa pag-forecast nila na yon. Tapos po nung sumunod na ano naman po yata noong Thursday po, nung pong lumindol lang napakalaki, 4.7. Kasi po kami noon, parang na-immune na kami sa pagyanig ng lupa dahil po yung tabing ano namin, may naguhukay po. Akala po namin, may naghuhukay lang po dun sa tabi naming lote. Purihin po ang ama. Ganun na naman po yung pinadama niya sa akin na kahit po sinabi na magkakaroon pa po ng mga aftershock or posible pang magkaroon na lindol, purihin po ang ama, kapanatagan ng kalooban, ng isipan, na kahit po ganun yung nangyayari sa paligid, pinadadama po ng ama na talagang yung po mga minimensahe sa atin, na pag po sinabi sa atin na tayo ay kanyang ginagabayan, panaligan po natin yung mga mensahe sa atin na yun dahil hindi po yung mga alagad, hindi po si Apo Kunching ang nagtuturan sa atin, kundi po ang buhay na Diyos. Sila po yung ginagamit upang pagturanan po tayo ng mga banal na salita. At ang isa pa pong pinaka magandang blessing na binigay sa akin ng Panginoon noong nakaraang linggo, Sabado po yun, napakasama po ng pakiramdam ko. Talaga pong, tuwing po kasi nagkakaroon ako ng buwa ng dalaw, talaga pong napakasama ng pakiramdam ko na parang latang-lata po ako. Dudulog po sana ako nung gabi na yun, nung nakaraang Sabado. Subalit sabi po, wala ng bendisyon. Pero purihin po ang ama dahil nagkaroon po. Alam nyo po, kung tayo po ay tunay na nanalig sa Diyos, hindi pa man po natin idinudulog ang ating karamdaman. Alam na alam po ng Diyos kung ano ang nararamdaman natin. Alam nyo po, nung Sabado na yun, talagang iyak po. Naiiyak po ako, talaga tumutuloy yung luha ko, hindi po sa lumbay, kundi po sa kagalakan. Dahil naramdam ko po ang pagdaloy at ang pag-ibig ng ama nung masandaling iyon. Talaga po sa pamamagitan ni kapatid na Arlene na alagad, talaga po hinaplos niya po ang aking ulo. Talagang sabi niya, tinuturan po ng banal na espiritu ng ating ama na talagang alam, batid niya po ang aking kapagalan, ang aking nararamdaman na talaga po hinang-hina yung katawan ko. Subalit, purihin po ang ama sa pagbebendisyon po na iginawad sa akin na yun noong nakaraang Sabado. Talagang iba yung kalakasan po ng katawan ng aking naramdaman. Pagbagsak ko po dyan, talagang para pong yung lahat po ng pagod ko, talagang lahat po ng panghihina ng katawan ko, talagang napalitan po ng iba yung kalakasan. Kaya po tayong lahat, lalo na po yung mga bago naririto ngayon, ibigay po natin ng pagtitiwala sa Diyos na yung pong ano man ang nararamdaman natin, ito po ay kaparaanan lamang upang ipadama ng Diyos kung gaano po siya kabuti at kung paano po siya gagalaw at kikilos sa ating buhay. Muli po, maraming salamat po at ang lahat ng papuri at pasasalamat ay aking ibinabalik sa Ama. Salamat po kapatid sa pagbabahagi mo sa kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, na sa iyong paniniwala
matapat na pananalig at pananampalataya, hindi lamang kagalingan ng lupang katawan ng iyong nakamtan, kundi kagalingan ng higit ng kaluluwa. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa pong pasyente na alam ko po na nakatamu na siya ng kagalingan. At palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa ating kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako ay nagpupuri sa ating Ama na Divine Mercy. Pangalawa po ay kay Apo Kunchin, pinagandang. Ako po'y nagpapasalamat sa kanila dahil po dito ko po natagpuan ang kagalingan ng bukas ang isip at puso at kagalingan ng katawan. Dahil po ang totoo, napakarami na pong doktor at albularyo kong naikot, wala pa rin po. Pero sa awa at tulong po ng Diyos at ako'y mahal niya, dinala niya po ako sa dako na ito. Dahil po nung nakakaraang araw na hindi po ako gumagaling, iba po ang nasa isip ko. Nawawalan na po ako ng pag-asa. Nalingit sa mga anak ko, hindi nila alam. Nag-iisip ako na magpakamatay na ako. Sa dami ng dinalan sa akin. Pero mahal pa rin ako ng Ama. Kasi dinala niya ako rito. Binigyan niya ako ng lakas. Lakas ng loob. Isip, matuto kong tumanggap ng pagkakamali. Natuto kong magpatawad. Natuto kong tumanggap ng lahat ng bagay, kababaan loob. Ang tinatanong ko, niwala ko na lahat ang sama ng loob. Lahat-lahat ang hinihiling ko lang sa Panginoon ay mga anak ko, ako, palagian na dito na pupunta rito. Dahil dito ko nakamit ang lahat-lahat sa buhay ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo po sa Ama at kay Apo Kunching at sa mga kagawad po at mga kaps at lahat po ng bagay na nagsasakripisyo po dito sa banal na simbahan. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyong lahat. Salamat po. Salamat po kapatid sa inyong pagparito. Yun po ang pinakamahalaga, ang natuto kayong tumanggap, aminin ang pagkukulang, tanggapin ang lahat ng dumatal sa buhay, sapagkat yan po ay nakalulugod sa ating Panginoon. At liliwanagin ko lang po, hindi po sila kagawad, sila po ay mga lingkod ng Ama. Amen po. At ang susunod ko pong tatawagin ay isang kabataan. Nasa kanya pong murang edad, niloob ng Ama na siya ay makaparito ngayon sa dakong ito sapagkat marami po siyang natabong kabutihan ng ating Ama sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa aming anak na si Sharina. Lalo po siyang gumaganda. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa mga alagad, sa CAPS, sa choir, sa IT team, sa lahat po ng mga pasyente at tagasunod po na nandito, saka po yung mga nanonood po sa internet, magandang umaga po sa inyo lahat. Ang may babahagi ko lang po, ano po bang kabutihan ang ginawa sa akin ng Ama? Marami pong kabutihan ang ginawa sa akin ng Ama. Isa na po dun yung pagbigay niya po ng kagalingan ko sa isang karamdaman na sa doktor, walang kanunasan. Pero sa kanya, sa pagtitiwala ko sa kanya, sa pananalig ko sa kanya, dininig niya, binigyan niya ng kagalingan yung karamdaman ko. Hindi lamang po yung karamdaman ko yung pinagaling niya, pati rin po yung damdamin ko. Natuto ako magpatawad sa magulang ko na napakarami, sobrang raming pagkakasalang nagawa sa amin, sa aming
mga anak niya, sa mama ko. Marami siyang pagkakasala na gawa. Sa dating buhay, galit na galit ako sa kanya. Sinasagot-sagot ko siya. Nasabihan ko pa nga siya ng mga hindi magagandang salita nung hindi pa po ako napupunta dito. Mula nung sinagot-sagot ko po siya ng mga hindi magagandang salita, mga ilang linggo lang po noon, doon na po ako nagkasakit. Na hindi po namin naasahan kung anong klaseng sakit. Marami po kami napunta mga albularyo kasi siyempre po pag may mga ganung bagay na nakikita tayo sa katawan natin, agad iisipin natin baka may kumukulam sa atin o may gumaano sa ating ibang tao. Kaya sa mga albularyo lang po kami unang nagtiwala. Pero wala rin po sila nabigay na kagalingan sa akin. May ilang buwan din po yung binilang nung dinala ko sa katawan ko yung karamdaman na yon nang may isang anghel na sugong dumating sa amen sa buhay ko. Nandito nga po siya ngayon. Pinapasalamatan ko po siya. Dahil kung hindi po dahil sa kanya, hindi rin po ako mapupunta rito. Kung hindi po siya ginamit ng Ama na puntahan kami sa amin, hindi ako makakarating dito, hindi ko makakamtan yung kagalingan ko. Siguro kung gaya nga rin ang sabi po ng mahal na Apo nung unang napupunta pa lang po ako dito, anak, kung hindi ka siguro napunta rito, kung nagtiwala ka sa may kakayanan, siguro anak, isa ka ng alabok ngayon. Nung sinabi ni Apo sa akin yun, hindi ko napigilang umiyak. Kasi syempre, isipin po natin na alabok sa edad ko pa lang po. Marami pa po akong gustong marating. Marami pa po akong mga pangarap na gustong gawin. Kaya po, lubos-lubos po yung pasasalamat ko sa Ama sa lahat-lahat po ng kabutihang pinapakita niya po sa akin. Sa kabila po ng napakaraming pagkakasala pong nagawa ko sa Kanya, sa mga panahon na hindi ko po siya tinatawag, nandiyan pa rin po siya, pinapakinggan niya po yung mga panambitan ko. Bagamat, dalawang buwan din po mula nung nawala po ako dito sa Dambana, iniisip ko na lang po na kahit wala po ako dito, yung espiritu po ng Ama, hindi po siya nawawalay po sa akin. Kahit saan man po ako magpunta, nandun pa rin po siya nakagabay po sa akin. Nung nasa amin nga po ako, nung mga nakaraang buwan lang po, dinalisay po ako. Para pong pinaparamdam po sa akin ng Ama yung karamdaman ko, pinapasibol niya. Bigla na lang pong umano yung katawan ko, bigla po siyang namaga. Biglang parang pinapakita niya po sa akin kung paano po yung naging umpisa ng sakit ko nung napunta po ako dito. Pero hindi po ako natakot. Sa halip po na matakot po ako, nagpasalamat pa po ako eh. Na pinapakita niya po sa akin ulit yon. Tanda lamang po na pinaparamdam niya po sa akin na, anak, ipapasibol ko muling ang karamdaman mo upang subukin ka kung talagang ganap na ang pananalig at pagtitiwala mo sa akin. Wala po akong takot na naramdaman nung pinasibol niya po sa akin yung sakit na yun. Bagkos, dinulog ko po sa kanya, nanalangin po ako ng mataintin sa kanya na, Ama, aangkinin ko na paglago ko ng tubig. Ng tubig na to, mawawala itong pamamagam to. Dahil yun po ang tinuran sa akin ng mahal na Apo na, anak, uminom ka lang ng tubig, magtubig ka lang na magtubig. Wala pong pagkapula, pagkagising ko po kinabukasan, maganda na po ulit ako. Kaya po, nagpapasalamat po ko sa Ama, sa lahat-lahat po ng nagawa niya po sa akin. Talaga pong masasabi ko po, proud po akong masasabi ko sa sarili ko na talaga pong nabago na ako ng Ama sa lahat po ng aspect sa ugali po. Hindi na po ako pala sagot ngayon sa magulang ko at hindi na rin po ako tamad sa bahay namin. Kumikilos na rin po ako. Kasi nga po nung dito nga po ako nung para pong nasaktan po ako, na parang syempre nung naminsayan po ako ni Apo na hindi habang buhay anak, prinsesa ka. Para pong syempre tinamaan po, parang nasaktan po ako, naisip ko sa sarili ko na parang yun pala yung ano sa akin, prinsesa pala ako. Kaya po doon po nag-umpisa na kumilos po ako, na ginawa ko po yung mga bagay na magagaan po, na kaya ko naman po gawin, na makakatulong naman po sa kapwa ko na hindi na ikagagaan na po ng trabaho po nila. Nung mula po nang tumitira po ako dito sa Dambana, marami po akong natutunan. Dito po ako natutong mag-rosary. Dati po wala po akong pakiram sa rosary. Alam ko pong may rosary pero hindi ko po siya alam gamitin. Nung mula po nung napunta ako dito, doon ko po natutong gamitin yung rosary. Doon ko po nakabisado yung chaplet. Lahat po yung Mama Mary po, doon ko po nakabisado. At saka dito ko po talaga nakilala ang ganap yung Diyos na buhay. Kaya po hindi po ako nagdaramdam. Nung una po aaminin ko po, nagdaramdam po ako. Bakit po ako pinagkalooban ng ganitong sakit? Wala naman po akong pagkakasalang matindi. Ang pagkakasala ko lamang po yung pagsagot-sagot ko sa magulang ko dahil hindi na po tama yung ugali po niya, yung mga ginagawa niya po. Tapos yung po nung habang sa tagal po ng panahon na pagpunta ko dito, pina,
nagplano nga po sa akin ng ama na hindi porket wala kang pagkakasala, hindi ka na niya bibigyan ng isang karamdaman. Lahat po tayo magkakaroon ng karamdaman kapag niloob niya po. Dahil yun po yung para pong paratandaan po niya sa atin na para tawagin po natin siya. Kasi diba po tayo, pag wala naman po tayo nararamdaman sa katawan natin, hindi po natin siya tinatawag, wala po tayong pakialam sa kanya. Kaya po, mula po noon, kahit wala po akong karamdaman, tinatawag-tawag ko po siya. Ngayon nga po, dinadalisay kami sa bahay. Tapos, ngayon po dinadalisay po kami sa bahay. Pero nananalig po ako na titiwala po ako na gaya nga po ng tinura ng mahal na apo. Basta ganap lang kayo magtiwala sa ama at makakamit nyo rin ng katagumpayan sa huli. Kaya po tayo mga po, nandito po mga pasyente, wag po tayong panghinaan ng loob. Gaya ko po, lakasan po natin yung loob natin na kung ano man po yung karamdaman na meron tayo, gagaling din po yan. Basta po ilagak po natin ganap yung sarili natin sa ama at magtiwala po tayo na yung kagalingan po natin, makakamtan po natin. Basta po tayo magtiwala po tayo sa kanya. Wag po tayong mag-isip ng hindi maganda. Basta po, linisin po natin ang ating kaisipan at puso at ang ama ang panahanin natin. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, anak. Tunay nga na pinagharian ka na ng ama sapagkat sa iyong pagsisiwalat, ang lahat ay katotohanan. Alam mo, mahal na kapatid, para higit kang tumibay, kung ano ang naging karamdaman niya, mabigat. Kung yung may-ari na ng lahat, yung pinakamayaman ay namatay, subalit siya na walang pera, ay binuhay ng ama. Alam mo na kung ano yung sakit niya na yun. Dumating dito yan, talagang patsi-patsi, manas. Kaya sa kalooban ng ama, sa pagtitiwala niya, sa pagtanggap niya, sa pagpapakababa niya, natamo niya ang kagalingan. Kaya sa atin pong lahat, matatamo din po natin yan kapag po tayo nagpakatotoo sa ating ama. Amen po ba? Ngayon po ang ibibigay ko po sa inyo, makapagbibigay sa inyo ng sigla, sapagkat pag po siya tumitindig dito, talagang lahat ng tulog ay magigising. At siya rin po ay isang kabataan sa kanyang murang edad. Hahanga po kayo sa kanya. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos para po sa aming kapatid na Berhel. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakikalabit nyo nga po yung inyong mga katabi at pakisabi pong kapatid, magandang umaga. Isang paalala, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sapagkat ang isa pong taong tulog, kapag may ibibigay ng biyaya ang Panginoon at nakita niyang itong anak niya hindi nakikinig at tutulog-tulog, baka ilipat pa sa iba. Subalit kapag ang isa namang gising at handang-handa sa mga biyaya niya, kapag ginusto niya, nakakamtanan niya. Amen po ba? Muli po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Siguro po, mga kulang isang buwan na po akong di nakakapag-share, naramdaman ko po na parang meron na pong kulang sa aking katawan. Kaya isang gabi po, habang lumiliwanag, isang umaga, na panaginipan ko po na kumakampay ang aking mga kamay at yung isa ko namang kamay ay hawak ang mikropono, nagsishare ako. Ang sabi po sa akin pagising ko, anak na minamahal ko, sadyang pinaging dapat ko ang pangitahing ito upang muli tumindig ka sa harapan ng altar ko at magpahayag sa kabutihan ko. Amen po ba? Kaya sa inyo pong lahat, sino po yung mga bago dito? Pakitaas nga po yung kamay. Yung mga ngayon lang po nakarating, taga saan po sila? San Roque, Gulod po. San Rafael, maligayang pagdating po sa dambana ng ating Panginoon. Sino pa po yung mga baguhan? Taga saan po? Tinehero, Kapampangan kayo po, Maya Paabak po kay Kongan. Mga, sa lahat po ng mga naririto, bago, datihan, pinagkalooban ng kahiwagaan, at nagtitiwala sa kahiwagaan, maligayang pagdating po muli sa dambana ng ating Panginoon. Sapagkat, ito pong dambanang ito ay hindi po katulad ng isang lugar na
kapag nakita mo na, magsasawa ka na. Kapag na-experience mo na, magsasawa ka na. Sa dambana pong ito, iba at kakaiba. Araw-araw ka man pumunta, walang pagsasawaan, kundi sa bawat araw, may hiwaga, may kahiwagaan, at higit sa lahat, kapanapanabik sa ating kalooban. Amen po ba? Sa mga hindi pa po nakakaalam at sa mga nakakaalam, bata pa lamang po ako ay minitihi ko na po na makapaglingkod sa ating Panginoon. Sa katunayan po, ipinasya ko po na pumasok po sa loob ng seminaryo. Subalit, sadya nga pong ang plano ng ating Panginoon ay di plano sa bilang tao. Sapagkat, ang 10 taon po hanggang 12 taon na pagpapari, inabot lamang po ako sa loob ng seminaryo ng 12 araw. Doon po ay nagkaroon po ako ng karamdaman na hindi maipaliwanag ng siyensya. Iba't iba pong ospital ang aking tinunguhan. Iba't iba pong ospital ang aking tinunguhan. ECG, X-ray, iba-iba pong mga examination ang ginawa sa akin. Subalit lahat po ng lumalabas ay clear. Nung umuwi na po ako sa amin paglabas ng seminaryo, halos sa loob po ng 1 linggo, 2 hanggang 3 beses po akong na-hospital. Namamanhid po ang aking ulo, nalalamig ang aking mga katawan, at may naririnig po ako nagsasalita sa aking isip. Ang sabi po ng doktor, anxiety disorder. Sobra lang daw pong takot sa isip at sobra lamang daw pong kaba sa aking kalooban. Subalit panatag naman ako. Di ko po alam kung anong nagaganap. Salamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng paggamit sa kapatid na Ana. Nakatungo po ako sa dakong ito at ang lahat ng karamdaman ko'y ipinaliwanag ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Konching at ang sabi niya, Anak, ang iyong mga nararamdaman ay hindi isang karamdaman, kundi ang bawat pandama sa iyong katawan ay isang panawagan na maglingkod ka sa Amang Mahal sa pamamagitan ng dambanang banal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Doon na po nagsimula ang pag-usad ng mga araw sa piling ng Espiritong Banal sa dakong ito na ating po ngayong kinalalagyan. Sa paglilingkod ko po, napakarami po ng mga biyaya at pagpapala na aming nakamtan. Sa kabila po ng sa pananaw ng tao ay wala kaming hanap buhay. At sa pananaw po ng tao kami mahirap at dukha lamang. Subalit ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan. Hamak man kaming pagmasdan at suriin ng sinuman, subalit siyang aming pinaglilingkuran ay tunay na makapangyarihan. Amen po ba? Sapagkat sa dati ko pong buhay, kapag gusto kong bumili ng ganito, malaking perwisyo sa nanay ko. Subalit ngayon, di man ako humingi sa nanay ko. Sa pamamagitan ng pagtingala at pagdulog ko sa amang pinaglilingkuran ko, kinabukasan, nariyan na ang sagot nito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakarami pong nabago. Dati po ang aking inda, alaga niya po ako, pero lagi kami magkaaway. Dahil po sa mga hindi ko gusto na ginagawa niya. Subalit, nang ako po'y naging alagad, ngayon po, lalo kami nagmahalan. At ala pong nakakabawal sa kanya. Subalit kapag ako po ay nagsalita na sa kanya, yun po ang pagkilos ng Ama. Bata ka man, kapag ginalang ka sa pamamagitan ng Panginoon, susundin ka niya. Amen po ba? Dati po, magkatsoka lang po kami ng aming inda. Ito po yung mga pagbabago. Lahat po ng patay, pinupuntahan namin. Siya po ang bibingo, ako po ang bolero. Sa O, si Tenta. Sa G, si Kwenta. Lahat po na yan, pinupuntahan namin ng mga patay. Pagkatapos dumungaw sa Ataol, diretso sa Bingguhan. Kapag ka po may perya, lahat na yan pinupuntahan namin. Subalit salamat sa ating Panginoon. Nang natungo po kami sa dakong ito, ako po, sinasabi ko po, nagpiesta po sa amin. Napakarami pong perya. Tukso. Sabi ko po, kailangan pagtibayin ko na hindi na muli tataya ako sa kulay-kulay. Di na muli ako tataya sa ruleta. Salamat sa Panginoon, nagtagumpay naman ako. Pero si inda ko, tumaya po sa perya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tapos po, dati po, kala ko noon, ang panalangin ay nadadaan lang sa mahaba. Subalit lang, nagtungo po kami sa dakong ito. Di man pala pagkahaba-haba ang panalangin mo. Kung taos sa puso mo'y naririnig ng ating Panginoon. Dati po noon, kapag nagdasal kami ng aking inda,
Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, Beryl, magsaing na kayo. Panalangin mo po kami makasalanan. Sasagot naman po ako, Santa Maria, ina ng Diyos. Oo, may minudo na tayong ulam. Panalangin mo kami makasalanan. Walang kawawaang panalangin. Subalit nang natungo ako sa dakong ito, ipikit mo ang mata mo, damhin mo sa puso mo ang Espiritu Santo, siya ang dudulog para sa iyo upang panambitay, pakinggan na totoo. Amen po ba? Kaya sa atin pong lahat, mga minamahal na kapatid, ang dako pong ito na tinunguhan nyo ay hindi isang pasyalan. Ang dako pong ito na tinunguhan nyo ay hindi po mahahambing sa isa lamang na puok na kapag ka po gusto mong maaliw ang mata mo, ay pupuntahan mo. Ang lugar po na ito ay sadyang banal. At ang lugar na ito ay pinili ng ating Panginoon at binababaan ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa katauhan ng Apo Kontsing upang ang gulong kaisipan ay magkaroon ng kapanatagan. Ang litong-litong kalooban ay magkaroon ng kapayapaan, ang karamdaman ay magkaroon ng kagalingan, at ang kalumbayan ay magkaroon ng kagalakan. Tama po ba? Sapagkat kung pumunta ka po dito na ang mukha mo'y parang panat na kikiyam, pag uwi mo squid ball na. Sapagkat naunat na, kaya magsingiti nga po kayo. Sa bawat ngiti nyo na may katapatan, ang mga problema natin ay maiibsan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po, alam nyo po mga kapatid, sinubok din po kami sa pamamagitan ng karamdaman. Sa mga hindi pa po nakakarinig, yung kapatid ko po, dinanas po na hindi po makalakad. Umuusad po ang kanyang mga paa na talaga naman pong sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Sa pamamagitan po ng pagbabanyos ng mahal na ina sa katauhan ng kapatid na Marianela, sa pamamagitan po ng pagtapik ng palad ng mahal na Apo Kontsing, nakalakad po ang aking kapatid. Ang indako po na napaknit ng sugat, may mga lumilipad na mga insekto at kumakatas sa pamamagitan po ng banyos at pag-ihip ng ating minamahal na Apo Kontsing, bumalik po sa dati ang pagkinis ng aking inda. Ang nanay ko po na tumaas ang lagnat na pumunta po sa utak na nakatulala, sa pamamagitan din po ng kaloob sa dakong ito, nakamtan po ang kagalingan. Siyempre po, bilang anak, mahirap po na nakikita ang magulang na may karamdaman. Isang araw po, tumaas ng masyado ang kanyang lagnat. Nag-uusap po kami ng maayos. Bigla na lamang po siyang tumingala sa aming bubong at ngumingiti po na mag-isa. Sa isip ko po, walang bahagi sa akin. Akala ko po, naloka ang aking nanay. Napakasakit po ng aking nararamdaman. Subalit ang sabi ko po sa Panginoon, Ama, saklolohan mo po ako. Alam ko pong di mo pababayaan ang aking ina. Alam niyo po ang sabi sa akin ng Espiritu sa isip ko, pasubali ko anak, sampalin mo siya. Sabi ko po, paano ko pong pasubali ko, sampalin mo siya. Sinampal ko po yung nanay ko, nagising po siya. Isang hiwaga ng ating Panginoon na kung di po ako nakatungo sa dakong ito, siguro po, deprimera na po akong natataranta. Subalit salamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kaloob niya sa dakong ito, sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Kontsing. Ang lahat ay nagkakaroon ng solusyon, ang karamdamay nagkakaroon ng kagalingan, at ang imposible ay nagkakaroon ng kahiwagaan. Kaya sa atin pong lahat, mga minamahal na kapatid, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Ang Diyos po na ating tinatawagan ay buhay. Kung may karamdaman ka ngayon, malay mo bukas, magaling ka na. Kung may problema ka ngayon sa anak mo, bukas pihitin ng Ama ang isip niya upang bumait siya. Kung may problema tayo sa mga kayo, sa mga ala pa pala ang asawa, sa inyo, sa mga asawa nyo, bukas po, pabaitin na siya ng Panginoon. Kaya, lagi nyo pong ituon ang inyong isip sa magandang kaganapan na sa kabila ng ating mga pinagdaraanan, mayroon tayong Diyos na buhay na di magpapabaya kailanman, nakalahad ng kanyang mga kamay, hindi nasisilayan ng matantaglay, subalit sa pamamagitan ng Apo Kontsing na kinalugdan, abot kamay, hawak kamay, ang ating mga kahilingan ay nagkakaroon ng katugunan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pinakahuli po, nais ko pong ibalik ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon, sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kasama ng ating mahal na ina at sa pangalan ng ating mahal na Apo Kontsing. Salamat din po sa lahat ng mga kapatid ko na sa atas po na ipinagkaloob sa akin para sa aming lugar. Ito po'y naisadsad ng dahil sa kanyang kapangyarihan. Kaya sa inyo pong lahat, magala kayong lahat, umangkin na ganap na ang kahiwaga ay matatanggap sa araw na ito. Maganda umaga po at maraming salamat. Salamat, anak.
Salamat anak sa iyong pagbabahagi ng katotohanan, kaganapan sa iyong buhay. Salamat din sa pagpapagalak mo sa ating mga kapatid. Nagalak po ba kayo? Napangiti niya po kayo? Amen po ba? Ngayon naman po ang ibibigay ko po sa inyo sa bawat araw na kanyang pagbabahagi, kailanman po hindi niyo siya pagsasawaan, sapagkat sa bawat araw ibinabahagi po sa kanya ng Ama kung ano ang marapat niyang ibahagi sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa aming Mother of the House. Papuri sa iyo, Ama, iwalang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman hindi ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig ay patuloy kong nararamdaman upang sa dakong mong banal ikay paglingkuran at ganap damhin ang tuwiran mong pagmamahal sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Kunching na sa amin na iyong inalay upang matuntunan at matutunan ng karunungan mo at kamtin ng iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Habang pinagmamasdan ko po kayo, sobrang galak ng puso ko sapagkat sa bawat araw po na ibinibigay ng ating Panginoon sa dakong ito, sadya pong hindi natitigang ang kanyang mga kapahayagan kung paanong lumingap sa tao. Amen po ba yun? Habang nakaupo po ako at tinanong po ni kapatid na Berhel, sino po yung mga bago, nagsitaas po sila ng kamay. At ito po yung pumasok sa aking isip na ipigyan ko po ng isang pagninilay ang aking sarili. Katanungan na maaari nyo pong sundan o katanungan na maaari nyo rin pong angkinin kung paano pong sa dakong ito, ito ang katanungan ko. Paano kong tinanggap ang Diyos sa dakong ito sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching? Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung hindi ko bibigyan ng katanungan, hindi nyo po mawawawaan ang ibabahagi ko po sa inyo. Sapagkat ang dakong ito, hindi lamang ang kaukulang kagalingan ng ating mga katang lupa ang dapat natin damhin, kundi yung kaukulan na hinihingi natin ang paglingap ng ating Panginoon, subalit kailangan din po tayong magbalik sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Noong nakaraang araw, siguro mga 5 araw na po ngayon, pagkatapos po 2 weeks ago na nilagnat po ako, subalit nung lagnat po na yun, sumibol po sa akin yung mga singaw at dito po pumasok sa magkabilang kilikili ko po, punong-puno po yan hanggang dito. Napaka-sobrang katipo na wala po kayong kamalayan. Araw-araw pumapasok ako, subalit timbagang na hindi makamot sapagkat alam ko po ang karamdamang ito ay, sabi nga ng mahal na Apo, irritation lang ng init. At nakita nyo po, mayroon po ako ditong bukol na hinihintay ko pong pumutok dahil ayoko po na gawing kaukulan na ito'y pwersahin. Subalit yung mga katipo sa aking katawan, sadya pong napakadakila ng ating Panginoon, bakit ito po ang una kong pinahagi sa inyo, upang mabatid po ninyo na kaming mga hinirang, mga kaps at alagad, maging ating mahal na Apo Kunching, maging aming mga minamahal, hindi po kami exempted sa sakit. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, sa kabila po ng aming dinaranas at nararamdaman, naroon pa rin po yung ngiti sa labi at galak sa aming puso na tumupad sapagkat naroon po yung pananabik namin kung paano po kami paggagalingin ng Diyos. Amen? Kaya nung nakaraang 4 na araw na po ang lumipas, sabi ko po sa mahal na Apo, napaka sobrang kati ng aking katawan. At yun nga po, yung singaw po ng init sa aking pagkalagnat, dito po lumabas. At sadya pong nagkaroon po ng kaukulan na hindi ko po mapigil na hindi kumain ng bawal. Sapagkat sa akin po, sa pananalig ko po sa ating Panginoon, wag lang labis ang pagkain mo, walang bawal. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po yung pananalig ko eh. Sapagkat naroon po kasi yung, halimbawa, ang ulam mo ay manok, ang ulam mo ay malansa. Kapag kumain ka, mapapasarap ka. Subalit alam mo rin timpiin ang sarili mo kung ano yung tama lang doon sa nararamdaman mo. At ito po yung kaukulan na sabi ko nga po sa inyo, minsan ako bilang ako, sutil din po ako sa pagsubok sa akin na pahintulot ng ating Panginoon dahil alam ko po si Satanas ang gumagawa ng mga sakit na ito. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya isang araw, sabi ko po ng aking kapatid ay ganito, may aral po ito, pakinggan nyo po. Manang, sabi niya, wow, ang puti naman ang kilikili mo. Sabi ko naman sa kapatid ko, ay oo, syempre, naglilingkod ako sa Diyos eh.
Parang yung dating ko po, mayabang. Amen po ba yun? Sapagkat kami po mga alagad, sa aming kababaan ng kapayakan ng aming buhay, sa tuwi na po na aming nararamdaman ang paglingap ng Diyos, kahit sa pinakamaliit, pinagmamalaki namin ng Diyos. Boy po ba yung Diyos? Amen po ba yun? At isang araw nga ang naganap, di, tawa ng tawa po yung aking kapatid, ganun po kayo magbiruan eh. Isipin niyo po na narinig ni Satanas yung pagmamayabang ko na, syempre, sabi ko, naglilingkod ako sa Diyos eh. Isipin mo, pinasingaw ngayon. Ngayon, napakarami pong ate, dito, hanggang umitim nga po yung kilikili. Ano po? Hindi ko po yung kinahihiya. Sapagkat, lumabas nga po yung singaw. Alam niyo po, habang pinagmamasdan ko po, siguro tinatarok ng Panginoon kung ako'y maiinis. Subalit, purihin, dakila ng ating Panginoon. Habang pinagpamasdan ko po na pangit siya, umitim siya, sabi ko, Satanas, kasing kulay mo na ang kilikili ko. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit, hindi ibig sabihin na galak ako. Umitip po ngayon ako ng paraan kung paano siya matatanggal. Sabi ng mahal na apo, irritation po. Ngayon po, ang ginawa ko, naglaga po ako ng bayabas at naglaga po ako ng kamyas. Hindi, inano ko po, ayaw pong talaban, makatipa rin po talaga. Hanggang, sabi ko, Ama, sa iyong kalooban, sabi ng mahal na apo, lalagyan ko po ng yung ginagamit sa baby na petroleum jelly. Hindi rin po tinalaban. Ngayon sabi ko, ano kaya ang gamot dito? Alam niyo po ang pumasok sa akin? Total, hindi ka naman tinatalaban, kakainin ko na yung malansa. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Pangatlong araw po ngayon. Di, habang tinitingnan ko, lalo umano, sabi ni kapatid na Pearl, huwag po kasing kalkalin. Lalo yung kakate habang kinakamot mo yan kasi marumi. Hindi, sabi ko, eh habang kinakamot mo, talaga sumisingkal, naramdaman niyo po yun, yung irritation, masakit na masakit. Pangatlong araw, sabi ko kapatid na Emma, pahingi po ako ng ikmo at pabili po ako kay Jocelyn ng apog. At mamayang gabi sa Tanas, maglalaban tayong dalawa. Sabi ko po, di ganyan po, alam niyo po, nung gabi po na yun, di mahapdi po, ano po, sasabunin po muna. Ito po hindi isang pagmamalaki. Pag nilayan niyo po, subaybayan niyo po, ano po, para maging matapang po kayo sa karamdaman. Simple lang, subalit may aral. Hindi pa rin po natanggal. Sa tuwing pinapawisan po, talaga sumisingkal lang kate. Hanggang ang ginawa ko po, last na kako choice. Yung bingalat ng binagay, wala. Betadine, sabi ko, ang betadine, nagpapatuyo. Ang ginawa ko po, kinamoy ko po ng kinamot ng todo, saka ko nilagyan ng betadine. Hindi pa rin po natanggal. Subalit, alam niyo po, ibinigay din ng amang takda para mamatay siya. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sabi po ni Chris, Mami, total, ibinigay na, si Chris po yan ha. Sabi niya, Mami, nagkaroon po ako ng ganyan, lumabas na po talaga yung laman. Sa amin po kasi mga lagad, sabi nga ng ating mahal na Apo Kunching, hindi laban ang ating Panginoon sa mga gamot na gawa ng tao. Subalit, naroon yung kaukulang kailangan may tiwala ka sa magpapagaling sa'yo. Boy po ba ang Diyos? Sabi po niya sa akin, Mami, may gamot po dyan, yung sa ano, hindi ko na maalala, basta gamot po na para sa kate. E di sabi ko, sige, susubukan ko bumili. Subalit naroon po yung pag-aalinlangan ko na ayoko magtalusira sa Ama. Subalit naroon yung sa kabilang ano ko, sa kabilang isip ko, anak, gawa rin niya ng tao at sa kalooban ng Panginoon, sa kalooban ng Ama, maaaring magpagaling sa pananalig mo sa Kanya na siya ang manggagamot mo. Alam niyo po, di bumili po ako. Nung gabi po na yun, sabi ko kay Padre Pearl, kailangan na ako siyang matanggal. Sobra na talaga ako, namakati na. Tapos nang sinabi ko sa mahal na apo, pinakita rin ang mahal na apo, mayroon din po dito. Sadya pong talagang yung irritation po na yun, talagang makikita mo kung saan ang pagtitimpi mo lahat-lahat. Nung isang gabi po, ito po ang ginawa ko. Sabi ko, Ama, sa iyong kalooban, tutupin ko po itong gamot na gawa ng tao, subalit ang iyong kapangyarihan na aking naasahan. Alam niyo po kung ano ang ginawa ko. Talagang yung sugat po na yon na kinaskas ko po ng matodo, ng sabon, niluto ko po muna sa kalamansi. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Napaka-hapdi po talaga, sobrang hapdi. At pagdapos po yon, sabi ko, Ama, sa iyong kalooban, nananalig po ako, nasa hapding aking nararamdaman. Patay na ka ako si Satanas sa aking katawan. At ikaw na ang mangingibabaw, bibigyan mo ako ng kagalingan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, natuyo na po siya. Amen po ba yun? Kaya binahagi ko po sa inyo, maging matapang po tayo pag may karamdaman po tayo. Huwag po nating
gawin na lampa ang ating mga katawan, ang ating isip, kung may paraan ang ating Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon, kapag nakikita po niya yung kanyang anak na gumagawa ng paraan, kaagapay po siya sa paraan nating lahat. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa makatwid, bakit nagkaroon po ako ng ganung pananalig? Sapagkat sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching, na nakilala ko po ang Diyos, siya po nagmulat ng aking kaisipan, siya po yung naglinis ng aking kalooban, sapagkat wala nga pong Diyos na bababa. Tantuin niyo po, walang Diyos na bababa. Subalit sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na ang paanyaya nga may ginagamit po siyang tao, ang ating mahal na Apo Kunching. Na sa bawat araw ay walang maling itinuturo sa bawat isa. Amen po ba yon? Na sa bawat araw ay mararamdaman niyo po na kausap niyo ang ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu. At yun po ngayon ang tuwira na pinahahalagahan ko po sa aking buhay, na sa dakong ito, sa bawat araw, sa bawat pagdatal ng kanyang mga mensahe, sa bawat pakikinig ng mga aral ng ating Panginoon sa katawan natin ng mahal na Apo Kunching, patuloy po na umiigting at lumalalim po yung karunungan na binabahagi ng Diyos upang pagtibayin ka rin ng Diyos na sa Kanya ka lang magtiwala. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ibig sabihin po, sa dakong ito, sabi ko nga po sa inyo, mahirap paniwalaan. Halimbawa, sa oras na ito, hindi kayo maniniwala sa akin. Okay lang po yun. Sapagkat parehas lang po tayong tao. Subalit, yung iniuulat ko po sa inyo na dapat yung paniwalaan, ang ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, huwag po kayo mag-alinlangan. Sapagkat, ang paggamit po ng labi ng ating Panginoon sa mga tao naghahayag na makapangyarihan siya at inihahayag kung sinong tamang taong ginagamit niya, doon maniwala po kayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya, ito na po yung produkto. Hindi ko po sinasabi sa inyo na ito'y commercial. Kami po mga alagad na nagtiwala sa banal na Espiritu, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, na tuwirang ang Diyos ay buhay, kami na po yung produkto. Amen po ba yon? Kayo rin po yung produkto kapag naniwala po kayo. Amen? Kaya, hindi mo maaaring ipagwalang bahala yung kaukulang pagkilala mo sa Diyos. Sapagkat kung paano mo ipinauubaya yung sarili mo na siya yung gumawa sa'yo, makikita mo rin kung ano yung ginagawa ng Diyos sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito lang po iwanan ko po sa inyo. Ang ating Panginoon, nang matagpuan ko po sa dahong ito, masumpungan ko ang kanyang aral, matanggap ko siya sa aking kalooban, na ginamit ang ating mahal na Apo Kunching, mula ulo hanggang talampakan, isurrender niyo po na paniwalaan niyo yung ginagamit ng Diyos. Upang sa gayon, kahit sinong kaharap ninyo, huwag kayong magdalawang isip. Amen? Sapagkat minsan po, sa pagtanggap natin sa Diyos, at naroon po yung alinlangan po ng bawat isa, na parang alon sa dagat, na pag may kaharap na iba na may mas magaling doon, tutungo kayo, malilito kayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi nyo mababatid ang katotohanan. Sapagkat iba-iba ang opinyon, iba-iba ang karunungan, kahit sabihin natin na binigyan siya ng karunungan ng Diyos. Subalit sa dakong ito, ang paanyaya ko po sa inyo, hindi ko po tinuturan sa inyo, dumito kayo. Subalit, sa loob ng 7 taon na naramdaman ko ang Diyos sa katawan natin mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay naghahasik ng tamang salita, ng tamang gawa, at tuwir ang tinanggap ng puso ko, kapag ginawa mo, makagaganda rin sa'yo. Amen po ba yon? Kaya yun po yung kaukulan na nais ko po iwanan sa inyo, na sa dakong ito, sabi ko nga po sa inyo, nasumpungan ko ang totoong Diyos. Hindi ko tinuturan sa inyo na dumito kayo. Subalit kung paano binuksan ang isip ko, ang puso ko, lahat po ng yon hindi na sayang. Bagko sa bawat araw, naroon po yung follow-up ng ating Panginoon, sapagkat hindi lang isang beses nyo makakaharap si Apo Kunching. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Sa bawat araw na nakakanig ang banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching, walang magiging puwang para agawin kayo ng kalaban. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Bakit? Sapagkat kung paano niyang pinatatanggap sa iyo ang ating Panginoon, ang Diyos na buhay, siya rin po yung nangangalaga ng isip at puso mo sa bawat araw ng paghahasik sa dakong ito upang patuloy manahan sa iyo ang totoong Diyos ng buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya doon ko po nakita ang sabi nga ng ating Panginoon, anak, dalawang uri lang ang paghahayag ng katotohanan. Subalit maaaring magkaroon ka ng kalituhan. Mayroong nagtuturan, batid niya ang katotohanan, subalit napakababaw ang pinagkuhanan. Mayroon din namang nagtuturan, alam niya ang katotohanan, subalit malalim ang karunungan na pinagkuhanan. Sa sino mga nakaririnig ng lahat ng katotohanan ito, magkakaroon ng kalituhan.
kasulatan. Amen po ba yun? Ano ang katanungan nila? Ano ang katotohanan sa dalawang yun? Alam niyo po ang katotohanan? Si Kristo ang tunay na daan ng katotohanan na sa dakong ito ay aking nasumpungan sa pamamagitan ng kinalugdan ng ating mahal na Apo Kunching na sa bawat araw ay naglalayo na kayo handugan at sa bawat araw ay minimithi na kayo'y tumugon na sa dakong banal ay kamtinyong tuwiran ang gawa ng ating Panginoon na kailanman ay dinaparam sa sanlibutan bagkos ang nasa niya. Manatili tayong tapat sa kanyang mga alay na sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay kamtin nating tuwiran ang ganap na kagalakan. Huwag po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, sa pag-usad ng panahon, sabi ko nga po sa inyo, ganun po pala ang damdamin ng karampot man ang kaalaman, subalit umiigting ang karunungan mo dahil nakikilala mo ang Diyos, ayaw mong may masayang na oras. Bawat araw, kahit magsawa kayo sa mukha ko sa pagpapahayag, hindi ko po pagsasawaan na ilahad ang katotohanan na pinabadadama sa akin ng Panginoon. Na sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, hindi ko maaari ikahiya yun. Sapagkat ang tinuturo ng aming guro, ang tunay na guro ang ating Panginoon, at ginamit ang katawan ng ating mahal na Apo Kunching ay pawang katotohanan. At sa pagtupad ng katotohanan, ikaw rin ang masyasyahan. Nawa po, kayong lahat po, damhin niyo po, huwag niyo pong pagmasdan ang isang nagsasalita na hanapin niyo po ang karangyaang material. Wala po kayong makikita. Subalit, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang tunay na pag-ibig na dulot ng Diyos, hindi niyo ito makikita, hindi niyo kayang hawakan, subalit nilalayo ng Ama na kayo imbitahan. Ilahad niyo ang inyong kalooban, ibigay niyong tuwiran, at ganap siyang mananahan at kayo masyasyahan. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother, sa iyong makatotohanang paglalahad. Alam niyo po, kung inyo lamang pong matamang pinakinggan ang lahat ng kanyang ibinahagi, niluloob po ng Ama na sa kanya maganap, na sa kanyang katauhan, ibigay ang karamdaman upang sa inyo po ay ipagtibay na ano man ang dumating sa ating karamdaman, wag po tayong manlupaypay, kundi hingi natin ang patnubay ng Ama, labanan po natin ang ating karamdaman. Ano po ang ibig sabihin sa atin ng ating Mother? Maging matapang po tayo. Matapang na hindi makipag-away, kundi maging matapang sa pagsunod sa ating Panginoon. Kaya po siya matapang dahil ipinaglalaban niya pong talaga ang kabutihan ng Ama, ang kaloob sa kanya ng Ama. Kaya kahit araw-araw po siyang maglahad, ay wala po yung pagkasawa kung inyo lamang po itong matamang pinakikinggan sapagkat kapupulutan niyo po ng aral. Amen po ba? Dadako naman po ako sa gawing ito. Siya po ay mula sa Valenzuela. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos para po sa ating kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko po alam na ako pala yung matatawag . Babahagi ko po sa inyo. Ako rin po ay nagkasakit ng, ika nga po ni Mother, kumakating kanyang kilikili. Ako rin po ay kumating dalawang kilikili ko. Ay, yung po pala yung mataas ang kolesterol ko, 270. At saka po yung mataas din yung uric, yung aking kuwang po, yung sugar. Ang sabi ng doktor, nagpa-doktor ako, ang sugar ko daw, 86, naka-level na daw po. Yung po naman aking UTI, ang taas din. Sabi, ang taas ng UTI mo, bakit ganyang, saan ka kumuha ng germ? Sabi niya, kinabahan na ako. Ngayon, binigyan naman po ako ng gamot at nagpa-laboratory ako. Pinakita ko kay Apo. Ang sabi ni Apo, minum kaya ka ng dahon-dahon, pitong dahon. Na sama-sama ilaga, pati pitong baso. Linaga ko po iyon. Ang sabi ni Apo, pagpatuloy ko raw, tuloy-tuloy. Tinuloy-tuloy ko na hanggang 4 na buwan. Sabi ko,
Apo, ba't po yung kilik-kilik kong dalawa, hindi naaalis ang kate? Makate, ano po ba yon? Sabi ko. Kumakanya ng dahon ng kamyas, tsaka dahon ng bayabas, dikdikin mo. Ipunas mo sa kilik-kilik mo. Ginawa ko po iyon. Ako po parang bimibigay na, bakit kaya ako ganun? Pumunta na naman ako sa doktor. Binigyan po ako ng gamot. Ang dami pong binigay, ba't hindi ko nainom? Nako, yung kakong sinabi ni Apo, siya kong iinumin. Pagtibayin ko. Sabi ko, bahala na, basta itong sabi ni Apo, itong dahon-dahon neto. Nagtibay po ako, iniinom ko yun na matagal, at tagtyaga po ako, dinikdik ko yung dahon ng kamyas at bayabas. Yung nga pong kilikili ko, may itim-itim pa eh. Buti po, wala nang talagang kate. Naalis na po iyon. Meron pang nga po akong kasama sa Valenzuela eh. Kumari ka ako, pagdasal mo ako. Ayaw maalis ang aking kate. Naku, nananalig ako sa Aman Diyos. Kahit pong madaling araw, alas 4, nananalig ako, naalala ko ang Apo. Sabi ko, tulungan ako. Ano ka ako yung sakit ko? Sabi ng Apo, uulihat ka niya, magpalaboratory ka. Salamat po sa Diyos at nagpapasalamat ako at natutuwa. Galak na galak ako. Ang kolesterol ko po ngayon, 90 na lang. Ang aking sugar, 70.9. Wala ang aking pong UTI, 0-0. Kaya po ako nagpapasalamat sa ibinigay sa akin ng Apo. Kaya nga po, kasi po nahinto ako rito. Na hindi po ako napunta. Eh ngayon nga po, nung magkasakit akong ganun, nadalas na naman po ang punta ko rito. Kaya po ako dito nagtibay, nagpapasalamat. Kinalimutan ko ang doktor, kinalimutan ko ang gamot. Hanggang ngayon nga po, may gamot pa ako sa kati, tsaka sa kati po sa kilikili, at tsaka sa kolesterol, hindi ko po ininom yun. Ay meron nga po nangihingi sa akin, hindi ko mabigyan eh. Sumakamaka ako kayo sa akin doon sa dambana, tsaka gagaling kayo. Sabi kong ganon. Eh siguro po eh, kasi malayo, wala raw ganon. Sabi po, eh kulang. O sige, kung kailan na lang kayo tatawagin, tsaka kayo sumama. Kaya po lubos ako nagpapasalamat. Salamat po Panginoon sa pamamagitan ng Apo na itinuro sa akin. Lahat po, talagang naramdaman ko, simigla ang katawan ko, at wala akong karamdaman sa ngayon. Dahil yung pong aking laboratory, hindi ko lang po nadala, hindi ko lang pinakita kay Apo, kung mo po mababa ng lahat. Kaya po nagpapasalamat ako. Salamat po, kapatid. Ano po ang nakuha niyo sa ating kapatid? Bagamat siya ay tumungo sa niloob ng Ama na talaga pong meron siyang mga doktor, siya rin po naman ang may gusto niyan. Subalit mayroon siyang ginagamit. Subalit sa kanyang pagtitiwala sa ating mga sa ibinigay sa kanya ng ating mahal na Apo, sa kanyang pananalig, sa kanyang paniniwala, nakamtan po niya ang kagalingan. Amen po ba? Kung inyo lamang pong sa bawat magbabahagi, makikita niyo po na pinahihintulutan ng Ama na magkaugnay ang kanilang mga binabahagi. Amen po ba? Ganyan po kadakila ang ating Ama upang huwag pong masayang ang inyong mga araw, ang inyong pagparito na bago lumabas ang ating minamahal na Apo Kunching, ganap na pong bukas ang ating puso. Upang nang sa gayon po, ang lahat na ibahagi sa atin ng ating minamahal na Apo Kunching, ay tanggap na lang po tayo ng tanggap. Amen po ba? Nang kamtin po natin ang tunay na kagalingan, na hindi lamang kagalingan ng ating mga katawan, kundi higit po kagalingan ng ating kaluluwa. Amen po ba? Kaya sa inyo pong lahat na sa tuwina ay naririto, kamtin niyo po ang sa tuwina patnubay ng Ama upang huwag na po kayong mawalay sa piling ng Espiritong Banal. Amen po ba? Alam niyo po, napakasarap po. Napakasarap pong mabuhay sa kalooban ng Ama. Napakasarap pong sa tuwina kabahagi natin ang kanyang ginagamit. Tunay nga po na napakapalad po ng dakong ito, sapagkat sa dakong ito ibinigay ang tunay
at ang kanyang minamahal na anak, ang ating minamahal na Apo Kunchin. Kaya sa bawat isa po na pumaparito, tanggapin niyo po ang kinalugdan, ang tunay na kinalugdan ng ating Ama. Sapagkat ako po ay isang saksi sa maglalabing 2 taon kung papaanong isinuko ng ating minamahal na Apo Kunchin ang kanyang katauhan. Buong kababaan, buong katapatan, inihandog ang kanyang sarili. Tinalakdan po ang lahat. Kaya ano pa po ang hahanapin natin? Ibinigay na pong lahat ng ating Panginoon. Kaya manalig po tayo, magtibay na sa dakong ito, ang Diyos ay buhay. Habang wala po ang ating minamahal na Apo Kunchin, sapagkat sa oras na ito, bago po siya po ay dumudulog, hinihiling ko po ang ating isang kapatid na maghandog ng isang awitin. Ang nagdiriwang po ng kapistahan, ang ating pong Ate Mirna. Yun na lang po ang kanyang ibabahagi sa atin, ang isang masarap na awitin. Kung paano po niyang ipaglaban ang ating Panginoon sa oras po na ito, maririnig niyo. Kasama po ang ating minamahal na bunso, si kapatid na Anali. Purihin ang Panginoon, dakila ka Ama. Salamat po sa muling pagkakataong pinagkaloob mo sa aming magkakapatid. Panay po ang tuldo ko kay bunso. Dapat ka ako anak, kumanta ka na sa kalagitnaan dahil para lalong maging lively. Bagaman po't piyesta ng San Pedro San Pablo, sa katauhan ni Mami San Pablo, patawad po. Sama-sama na lang po tayong manalangin. Nandito po ako, paano po ako maghahanda? Pero talaga pong buhay ang Diyos. Nakatayo po ako doon, kinig na kinig ako habang nagbabahagi po ang ating minamahal na Mother of Dawes. Tungkol po doon sa kate. Pero hindi ko na po maibabahagi dahil baka po lumabas ng ating minamahal na Apo Kunchin. Hindi po ako ang nagkakate. May pagsubok ni po ako sa alaga ko. Pag alas 12 po ng gabi, mag-aalas 3 ng madaling araw, papasukin po kaming mag-asawa sa tulugan. Mami, kating-kate ko, ganun po. Kaya nakikinig po ako kay Mami para makakuha po ako ng mga pointers na mula sa Diyos, sa Ama, kung anong marapat gawin. Saka ako na po ibabahagi. Sa ngayon po, kami ng anak na bunso ay mag-aalay sa inyo ng awitin. Ito po'y para sa ating lahat at tayo po lahat ay mag-alay sa ating Panginoon ng pakikipaglaban. Sabi nga ng kapatid na facilitator, hindi upang makipag-away, kundi makipaglaban upang kamti natin ang katagumpayan. Sa'yo ang ligaya sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Anhi pa ang buhay kung wala ka sa amin. Mabuti pa pumalaw kung wala ka sa akin.
anuman ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig ko. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa, di ko na hinahanap. Kaalanghanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, sulok doon. Although, sabi ko pa, wala sa kondisyon ng aking tinig, ang aking boses, subalit parang may udyok nga po sa akin. So, ang pasubaling nga po ay ipadadama sa ating kapatid na si Pilar kung sino ang tatawagin. Subalit, yun nga po, buhay ang Panginoon, bagamat ang aking mother ang tinawag, subalit may udyok sa kanya na samahan ko siya. Sapagkat yun nga po ang aking pandama na mag-alay ng papuri bagamat wala sa kondisyon ng aking tinig. Salamat po sa Ama. At kung yung pandama po na yun ay muli ibinahagi niya upang siya ay parangalan at papurihan sa kabila ng aking nararamdaman. Maraming salamat po. Maraming salamat pong muli. Huwag pong pagsawaan ang awiting ipaglalaban sapagkat makahulog ang awitin. Ipakipaglaban po natin ang kalooban ng Ama para sa ating buhay. Amen po ba? Maraming salamat po at muli ay magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Magsitindig na po